Okay, once again, class, good morning. Okay, so as mentioned, class, our lecture for today would be National Tuberculosis or TB Control Program. Okay, as drafted by the Department of Health in the Philippines. So, sabi ko nga kanina, class, there are a lot of changes in the guidelines, okay, in handling TB, class, in the community. Okay, the guidelines were made last year, 2020, the 6th edition of the National TB Control Program. At yun yung pag-uusapan natin today. But before we go there, of course, kailangan mo munang i-review yung concepts of the infection. Anong klaseng infection nito? How is it transmitted? Okay, paano ba ito nakakahawa? Basically, sino yung mga targets? Sino yung mga population na naapektuhan? And basically, anong effect nito sa kanila? Okay? So let's start by discussing what TB is. Okay, so as you know, class, medyo na nadaanan na natin ito with microbiology lessons in the past semester. Okay, ang TB ay isang bacterial infection. Do you remember what bacteria causes TB? Do you still remember? Mycobacterium tuberculosis. Okay, and sa mga types ng bacteria, is this gram-negative, gram-positive, or gram-variable? San siya doon? Gram-variable. Gram-variable ito, no? So, hindi siya naka-classify as positive or negative because of the characteristics of its cell membrane, okay, for that matter. But anyway, class, so therefore, it's a bacterial infection. In short, dahil bacterial infection ito, is this treatable? Nagagamot ba ang TB? Yes. Okay, nagagamot yung TB. At isa yun sa mga complicated things to talk about when we talk about TB kasi ang daming posibleng gamot. Okay? Ngayon, dahil ito ay programa ng Department of Health, there is a need for a legal basis. No? Para, di ba sabi ko nga sa inyo, sa community, sa public health, para ang isang health program ay masuportahan ng gobyerno, mapondohan, kailangan niya ng batas. Okay? Kamukha nung COVID-19, 'di ba? It was supported by Bayanihan Act. If you've heard of the Bayanihan Act, 'di ba? Para masuportahan yung actions ng government against COVID-19. Now with TB, the legal basis is Republic Act 10767. Okay? It's also known as the Comprehensive TB Elimination Plan Act of 2016. So this was made in 2016. It's very recent. Okay, and again, it's a plan to eliminate, to eradicate TB. Ibig sabihin, class, with this law, we're hoping a TB-free Philippines. Yeah? Will you support this program? A TB-free Philippines? Yes? Suporta ka ba dito? Ayaw ba natin ng meron pang may TB? Ayaw natin ng meron pang mamamatay sa TB? Yes? Actually, ayaw nga natin magkaroon ng mga ng TB at all. No? Gusto natin maging TB free. Okay? Dun, so itong batas na to, yun ang goal, class, no? This includes plan on how to mitigate the situation or at most, class, is to eliminate, no, para totally mawala na ang TB. Okay? Now when we talk about TB, ang dami kasing mga ang dami mga pwedeng i-target ng TB sa katawan. Pero the most common, especially that most people know, ay anong klaseng TB? We call that pulmonary TB. So from the name itself, anong organ ang naapektuhan ng bacteria in that case? Lungs. That's the term pulmonary, no? Because it affects the lungs. So pulmonary TB. At ito yung pinaka-common sa lahat ng TB. Pero can TB also affect other organs? Yes or no? Yes. Yes. Okay. TB can affect other organs. There is such thing as TB of the bones, TB of the kidneys, TB of the liver, at madami pang iba. Okay? Okay? So aside from pulmonary TB, which is also known as Koch's disease, if you remember Robert Koch from microbiology, the one who discovered Mycobacterium tuberculosis, yes? Okay, meron din tayong ibang TB. Let's say, ang common after Koch's disease or pulmonary TB ay Pott's disease. This is TB of the thoracolumbar spine. Okay, so TB of the spine actually, no? Sa bone ito, so basically bone, TB of the bones, pero particularly sa may spinal area. More specifically, thoracolumbar. Okay? And then you also have miliary TB. Ibig sabihin ito ay mga TB naman of other organs like TB of the kidneys, TB of the liver, ganun.
So, yeah. So, ibig sabihin, there are a lot of TB. Pero, in this discussion, of course, we will focus on pulmonary TB. Okay? Pero from time to time, I'll be mentioning extrapulmonary TB. So, from the word extra, ibig sabihin, sa labas ito ng lungs. Yeah? Yes? Okay. Yeah. So, these are other areas pa that could be affected by TB. All right. So, in the Philippines class, based on 2019 record class, there are 554 TB cases per 100,000 people. Medyo madami yan, ha? 554 cases sa bawat 100,000 na tao na Pilipino. Okay, so pag minultiply natin niyan based on the total population, we're actually almost 111 million, no? Ang dami nating cases ng TB for that matter. Diba? So ilang 100, let's say sa 111 million, 110 million na lang. Million. 110 million divided by 100,000 population. So 1,100 times 554. So as of 2019, there are 609,400 cases of TB in the Philippines. Okay? Sa buong Pilipinas lang yun, ha? More than 500,000. Okay? Medyo madami yan, class. Okay? Madali bang makahawa ang TB? What do you remember? Ano ang mode of transmission ng TB? Is it droplets or airborne? Droplets. Droplets or airborne? Both. It's airborne. Airborne. It's airborne. Okay, do you remember the difference from microbiology? Ano pagkakaiba ng droplet transmission versus airborne transmission? Una, parehas silang nakukuha ito from, usually from respiratory secretions, sa laway, from what we sneeze, from what we cough, no? Dun sa nauubo natin, nababahing natin, ganun. Okay, pero anong pagkakaiba? Una is the size of the matter, no? Yung droplets malalaki. Yung ibig sabihin, nakikita natin sa with the naked eye. Yung pag bumahing ka, nakikita mo may mga tumatalsik na laway. Yun yung droplets. Okay? Pero sa airborne, ang tawag natin droplet nuclei. Mas maliliit doon. And most of them, hindi na natin nakikita. Pero, nasususpend ba sa hangin yung mga yon, class? Naiiwan sa hangin. Yes? Yes? Yes po. At pwedeng makahawa ng iba. Okay, ang isa sa mga major difference is yung layo ng, ano, ng kakayahan niyang makahawa. Do you remember that from microbiology? Sa droplets, ilang meters, if you remember? How many? Droplets? Anyone who remembers? Ilang meters? At least three. 3 meters. Very good. Okay, 3 meters. Diba sabi ko sa inyo, dyan ba galing yung konsepto ng social distancing sa droplet transmission? Diba dyan galing yung konsepto ng social distancing sa droplet transmission kasi ang COVID-19 ay droplets ang transmission. So ibig sabihin, kung 3 feet or more than, sorry, anong sabi ko, meters pala, feet. Kung more than 3 feet ang layo mo sa tao, okay, hindi ka na ba mahawahan nun, class? Or mas maliit na yung chance na mahawahan ka. Right? So, kaya nga, di ba sa social distancing, minsan merong medyo OA, umabot pa ng 6 feet yung layo from the person sa social distancing. Okay, pero pag airborne ang transmission, kahit ba 6 feet, kaya ba yon? Basta more than 3 feet, kaya pa rin makahawa nung airborne disease. At yun ang dahilan kung bakit mabilis kumalat ang TB. Because TB is airborne. Ibig sabihin, kahit malayo tayo sa pasyente, especially if you're in the same room, pwede ba tayong mahawahan? Yes, especially if you don't have protection or PPE for that matter. Okay? Sige. The incubation period, class, is 2 to 10 weeks. Okay, it would be different based on the bacterial load. Ibig sabihin, sa dami ng bacteria na napunta sa'yo. Okay? So nag-iiba. So syempre mas madaming pumasok sa yung bacteria, mas mabilis yung incubation. If you remember incubation, ano ba incubation? This is the time from the moment that you've been exposed to the moment that you experience symptoms. Okay, halimbawa, bench, no? Ngayong araw ka na-exposed. Okay? Sumakay ka ng jeep, tapos may nakatabi ka ba, ubo ng ubo. Hindi pala COVID ang sakit ng hayop, no? Ang sakit pala ay TB. May TB pala yung katabi mo. Okay, pero dahil magkasama kayo sa jeep, magtaas ba yung chance ang mahawahan ka? Yes, pero hindi mo pa yon malalaman at the moment, ganong katagal antayin mo?
bago ka labasan ng pangit labasan, bago ka labasan ng symptoms. Bago lumabasan ng symptoms. 2 to 10 weeks. 2 to 10 weeks. So kung today ka na-exposed, kailan ka magkakaroon, posibleng magkaroon ng sintomas? 2 weeks would be 15 ngayon, no? December 29, yes? Bilang na bilang, no? December 29, that's 2 weeks. Or it could be as long as 10 weeks, no? More than 2 months, 2.5 months yung incubation. Depende again yan sa bacterial load, kung gano'ng karaming bacteria yung pumasok sa'yo. Okay? At kung gano'ng kalakas ang immune system mo. Okay? Because it will try to fight the infection. Okay. So again, the transmission is airborne. So nakukuha natin to through droplet nucleae. Plus, huwag kakalimutan yung salitang nucleae, ha? Kasi pag sinabi mong droplets, eh, pang droplet lang yun. Okay? Yung droplet can be seen by the naked eye. Yes? Yung kamukha ng pagbumahing ka, nakita mo yung laway tumatalsik. Yeah? Yeah? Yun yung droplets. Yung droplet nucleae, bumahing, tapos hindi natin nakikita. Mayroon pang mga mas maliliit na droplets na hindi na makita ng mata na nasa suspend sa air at pwedeng magdaladala ng bacteria. Okay? Pero it could also be through indirect transmission. Okay? Through continuous exposure to infected persons within the family. Kung merong nakatira sa bahay ninyo na may TB, okay. Although nakabukod naman siya, I mean, hindi naman din yun naman siya nilalapitan, pero, you know, within the house, pwede siyang makahawa. Okay? Kaya talaga dapat pag may TB, naka-isolate dapat ang pasyente. Meron talagang isolation room para sa TB patient with negative airflow. Okay? So, sobrang mahalaga na may ganun para hindi siya makahawa. According to a recent research, sabi, a person with TB can actually transmit TB to 12 to 15 persons per year. Medyo madami yun, ano? So kung halimbawa may 500,000 na case tayo ng TB, times 12 yun per year. Diba, times 12 per year? So ang daming cases pagka hindi natin siya na-control. Okay? So paano siya nakakahawa ulit? Droplet nucleae. Okay, either from the sputum. Ano yung sputum? Ano yung sputum? Plema. Okay? Plema. Sputum is plema sa Tagalog. And then, blood from hemoptysis. Do you know what hemoptysis is? Ito yung blood na kasama kapag umubok ka. Ang tawag natin doon ay hemoptysis. Di ba yung parang sa teleserye, minsan nakikita ninyo, pag ububo may kasamang dugo, that's hemoptysis. Alam nyo, madalas dati, ina-associate talaga yun sa TB, pero ngayon hindi na masyado kasi marami ng conditions that could manifest with hemoptysis. Pero TB is one. Okay? Nasal discharges, again, yung mga secretion sa ilong natin, yung laway, pwede itong makahawa. Especially those with signs and symptoms of TB already. So this is how TB is transmitted. Ngayon, class. So, isa sa mga updates sa bagong guidelines ng National TB Control Program ay yung mga symptoms. It was reduced into the cardinal signs. Dati, madami talagang mga sinasabing signs and symptoms. So, iba-iba sa bawat pasyente. Pero ang hindi nagbabago ay itong mga cardinal signs. That's the word cardinal, no? So, ibig sabihin, karamihan ng mga pasyente magpapakita ng kahit isa sa apat na cardinal signs. Ano ang mga cardinal signs na ito? Una, kung meron ka ng, ano una? Siyempre, ano una? Cough. Cough. Okay. Sige. Na tumatagal ng, ganong katagal na daw yung cough mo? More than 2 weeks. At least, no? More than 2 weeks na yung cough. Hindi na to normal, right? Ang tagal na nito. More than 2 weeks ka na. Halimbawa, isang buwan ka nang may ubo. So, hindi yan normal class, no? Baka, will we suspect TB kapag ang ubo mo more than 2 weeks na? Yes or no? As cardinal sign. Yes? Yes. Yes. So, suspect na tayo ng TB. No? Or, okay, pwede kang may unexplained fever. Lagi kang may lagnat. Pero wala namang cause. Wala ka namang ibang infection. Okay? Probably meron ka lang ubo tapos nilalagnat ka, no? We will also suspect TB for more than 2 weeks na din. Unexplained weight loss. Hindi ka naman nagda-diet pero pumapayat ka. Ano? Naglulose ka ng weight. We can also suspect TB. And then also night sweats. Di ba? Yung pagkagabi na pawis ka, parang laging mainit yung pakaramdam mo. Okay? This could also indicate TB. Again, class, these are signs. No? It doesn't mean na kapag meron kang dyan, TB agad. Kaya nga, pero pwedeng TB yan. So dapat, kapag may cardinal signs, ipapacheck na. Yes? Uy, tama ba?
papacheck na natin yan kapag meron isa dito. Tandaan class, sa TB wala dapat na mamatay. Ang solusyon ay maaga nating malaman para maagamot ng mas maaga. Okay? Now, yung ibang symptoms could be bloody sputum. Sabi ko nga yung ano, no, hemoptysis, nung pag umubo, may kasamang dugo yung ubo. Easy fatigability and malay. Okay, malata yung pasyente, probably because of the infection. And of course, shortness of breath or difficulty of breathing because of the secretions na pwedeng bumabara sa airway, nahihirapan siyang huminga. Okay? Pero class, itong apat yung pinakamahalaga. Anong tawag nila dito doon sa bagong guidelines? Cardinal signs. Yes? Hello? Naintindihan niyo ba ako? Naintindihan niyo ako? Hello? Yes po. Okay. Sige. All right. Now, I'd like you to take note of this guideline. This is new, no? This is the one that we use to assess and to screen, no, kung ang pasyente mo may TB. So, anong napansin mo? Sa una, anong kailangan mong malaman? Kung meron siyang, anong tawag dito? Cardinal sign. Okay? Kung wala siyang cardinal sign, tingnan mo ha, no. Sundan mo yung no. Kung wala siyang cardinal sign, okay, negative na ba agad sa TB? Hindi pa. Ano ba ibig sabihin ng no? Halimbawa, may ubo. Yung pasyente mo may ubo, pero hindi pa umaabot ng 2 weeks. So, no. Ngayon, dahil may ubo siya, hindi tayo papakasiguro tayo, we will submit the patient to a chest x-ray. So, papa-x-ray natin yung pasyente para mapasiguro. Ngayon, pag lumabas yung results ng x-ray, if the x-ray suggests no TB, so ibig sabihin, hindi TB yan. Okay, pero sigurado meron siyang ibang infection. Baka pneumonia. Tama? Do you get me? Hello? Yes po. Yes. Pag yung TB niya, yung x-ray results niya, hindi naman nagpapakita na para siyang may TB, no. So we will have to have the patient be checked by other, for other diseases. Baka hindi TB yung sakit niya, pero sigurado may sakit siya. Okay. Ngayon, kung doon sa x-ray, nagpapakita ito ng positive na TB, okay? Na signs ng TB, we will consider that TB. Kahit, sir, walang cardinal signs? Yes or no? Kahit walang cardinal signs, we will call it what? Presumptive means like suspected TB. Confirmed na ba na TB to pag presumptive? Or not yet? Not yet. Okay, hindi pa. Okay? O ngayon, balikan natin ito. Cardinal signs. Paano kung meron isa? Pansin mo ha, one. Kahit isa lang ba sa cardinal signs na to, ay pwede na natin siyang tawaging presumptive TB. Yes? Yes. Yes or no? Yes. Yes. Presumptive. So we will be suspecting TB pag may isa sa mga cardinal signs. Okay, at kapag siya ay considered to be presumptive TB, ano ngayon ang gagawin? We will request for a laboratory test. Okay, dito class, pinakamalaki yung pagbabagong makikita nyo sa mga guidelines. Kasi dati, ang diagnostic test, napakasimple lang. Ano lang siya? Ang pinaka-common na ginagawa ay smear microscopy. Okay? Silipin sa microscope. Okay? Yung iba may kasamang culture. Okay, i-culture natin yung organism. Naalala niyo pa yung culture? Sa micro? Ano ginagawa sa culture? Pinapatubo yung microorganism. Ginagrow natin at kung ano yung tumubo, we will confirm kung anong sakit ang nagkakos niyan sa patient. I mean, anong bacteria or microorganism yung nagkakos. Tama? Ganun ba yung culture? Ganun ba yun? Do you remember? Class? Yes po. Okay. So dati ganun lang siya. Pero ngayon, medyo mas advanced na tayo. Gumagamit tayo ng mga machines, class. One very important machine that they use is called expert, no? Actually, mas kompleto, gene expert, no? Yung actually branch ng machine. It's more about, we will not talk about this in details, pero it's about analyzing yung genetic characteristics ng TB, ng bacteria. Okay, nung bacteria, titingnan natin yung genetic characteristics. So it can confirm kung ang sakit mo ay TB, plus i-confirm din nito kung ang TB mo ay nagkaroon na ng drug resistance.
Okay, mamaya pag-usapan natin siya. Okay, RIF test. Okay, expert MTB RIF test. RIF is rifampicin test. We will check if the TB bacilli is resistant to rifampicin. Okay, medyo confusing, no? Kasi hindi nyo pakabisado. Rifampicin is an antibiotic. Okay? That is used to fight against, TB. To fight bacteria. Okay? Rifampicin, isa sa mga, first-line drug sa TB. Isa siya sa mga unang binibigay sa TB patient. Ngayon, may mga pasyente na pwedeng mag-develop ng drug resistance. Now, do you remember drug resistance from pharmacology? Or, even from microbiology? Binanggit ko to sa inyo. Ano ibig sabihin ng drug resistance? Yung mga microorganisms nag-develop ng resistance. Tama. Or pwede rin natin sabing immunity. Tama. Ibig sabihin sa Tagalog, ang mga microorganisms na may drug resistance, hindi na tinatalaban or tinatablan ng mga drugs. Therefore, kapag ang microorganisms ay may drug resistance, mahirap bang i-treat yung sakit na yon? Yes. Oo. Kakailanganin natin ng ibang uri pa ng mga antibiotic or basically drugs. Yes? Tama. Yes. Ngayon, class, may mga TB na nag-develop ng resistance. Una, resistance against rifampicin. So, ang maganda dito sa lab test na to, sa gene expert MTB na lab test, pwede niya ring malaman kung yung mga bacteria or specifically yung TB mo ay meron ng resistance sa drugs. For example, Desiree, nalaman natin na ang pasyente mo, yung TB niya, rifampicin resistant. Question, will you still give rifampicin? Will rifampicin still be effective, Desiree? Yes or no? No. Okay. Resistant na nga eh, hindi na tinatablan. Doon bibigyan mo pa ng rifampicin. Do I make sense? Yes. Class, do you understand? Yes. Hello, do you understand? Yes. Hello. Yes, sir. Okay, naintindihan niyo to? So ang maganda diyan, ganun siya, no. Nalalaman natin 'yon kasi it analyzes the genetic characteristics of the bacteria. Ngayon, obviously, medyo parang high-end yung machine, no, medyo mahal. Pero the good news is this is already existing in the Philippines. No, meron na tayong mga RHU na may mga expert MTV or mga gene expert facility or machine. Eh ngayon, sa mga RHU na wala, meron pang isang option, mas mura, TB lamp. Okay, TB lamp. Kung if expert is not available, pwede itong TB lamp. Mapakita ko sa inyo mamaya. Pag wala pa din, o balik na lang tayo sa smear microscopy. Microscope lang kailangan. Ano? Okay? So, ayun, class. So, meron pa rin naman yun, ginagamit pa rin naman yun, lalo na sa mga facilities na wala talaga yung mga machines na yan. Oh, by the way, ganito itsura ng machine. Ayan. Kukuha tayo ng sample, tapos meron lang procedure dito. Okay? Susundan mo lang, tapos pagka nagawa mo na, lalagay mo na yung specimen dito sa cartridge na to. Parang printer, di ba? May cartridge yung ink. Parang ganun. So, yung cartridge na to, nandito yung yung specimen, tapos ipapasok na natin sa machine. Okay, and then you see here, class, na yung results. Anong results niya? Positive ba sa TB? Positive ba sa TB or negative? Negative. Negative, no. MTB detected low, so hindi siya TB. Tapos wala ding resistance, obviously, kasi hindi naman siya TB. Ganong katagal lumabas yung results? Mabilis lang ba? Mabilis lang ba? 1 hour and 45 minutes. Diba? Halos 2 hours. Wala pang 2 hours, meron ka ng results. Mabilis ba yun para sa isang diagnostic test? Mabilis ba yun? Diba, class, mayroon yes. Mga test na kailangan pang bumalik after isang araw, bukas ka pa babalik. Okay, minsan nga, linggo ka pa pinapabalikin. Isang linggo bago malaman. Correct? May ganun. Tama ba? Pero ito, saglit na saglit lang, alam mo na kung may TB ka, wala. Yes? So that's why it's very important. It's very fast and very accurate. Okay? Okay, to show you how it's done, okay, meron ako ditong short video. Panoorin natin, class. Medyo wala lang siyang audio. But it's nice to see, no? We will not talk about the details of this, pero at least makita nyo paano siya ginagawa. If you want to be a TB nurse, pwede kayo mag-train. Pero basically, ganito siya. Okay? So, ito yung sinasabi ko sa inyong cartridge.
Okay, lalagyan lang natin ng ano ID doon sa gilid. Tsaka ayan, class. Basically, tabihin natin cartridge, kunin natin tong elution bottle. So basically, ito ay may solution na laman. Tapos ang specimen ng pasyente ay nandito sa tube na to. Hugis cone. Nakita niyo yung tube? Hugis cone? Yeah, ito na yung usong cone na ginagamit sa TB, no? Conical tube. Tapos nandito ba yung plema ng pasyente? Plema ba yung nakita mo? Yan, plema ba yan? Hello, plema ba itong nasa ilalim? Oh, plema yan, class, ano? So itong plema na to lalagyan natin ng solution. Tingnan natin, no? Okay, buksan yung sample. Yung plema natin, yung sputum. Tapos, ayan, lalagyan na natin ng elution bottle. Isasalin mo lang dun sa sample vial or dun sa conical tube natin. Okay, so nandiyan yung solution. Yan yung mag-cause ng reaction para malaman natin kung positive or negative. And then, takpan. Okay. And then after that, okay, i-shake mo lang ng mga 20 times yung bottle. Okay, para maghalo yung solution plus yung plema. Yan, 20 times, bilangin mo na lang. Okay. And then, okay, rest it, class, for 15 minutes, class. Lagay mo dun sa rack lang, dun sa lalagyan, para lang ma-sure na naghalo sila. Ngayon, after unang 10 minutes, okay, i-shake mo muna ulit ng another 20 times. May natitira pang 5 minutes, no? Doon sa 5 minutes, i-shake mo siya ulit. And then, okay, tapusin mo yung buong 15 minutes. And hayaan mo lang siya, set it aside, lagay mo lang doon sa rack, doon sa lalagyan. And then after that, okay, pwede na tayong kumuha ng specimen. Okay, kunin mo yung cartridge, i-prepare natin yung cartridge. Tapos, gamit ang isang pipette, kukuha na tayo ng sample. Okay? Ayan, kukuha na tayo ng sample mula dun sa nilagyan natin ng solution na plema. Ayan. Okay, sa pipette. So I hope marunong kayo gumamit ng pipette. Ayan. Takpan nyo lang nandun sa taas. In this case, pinipindot na tayong kanya. And then, ayan, idadrop lang natin dun sa cartridge yung sample. Blah, ayan, dinrop na natin. And then close the cartridge. Yan, usually may snap, may tunog pagka para sure na na-close mo na siya. And then we're ready, class, to put it inside the machine. Okay, record mo pala muna. Scan. Okay, maganda dito may ano siya, no, may QR code. So mabilis lang siyang ma-scan para siyang may ano, may inventory at para mas madali mong ma-detect sinong kaninong pasyente yung sample na yon. So ayan, nilagay na siya sa machine to be processed. Okay, and then there. Okay, ipaprocess na yun ng machine. Yung pangalan ng machine, no? Gene Expert Machine. Okay. Ayun, ganun lang siya. No? Tapos may results na. Tama ba? Naintindihan nyo? No? Hello, naintindihan nyo ba? So that's how it's done. Okay, pero kung gusto niyo yan, class, syempre pagka kung gusto niyo maging TB nurse sa RHU, i-train naman din kayo. Pero at least you know how it's done. Yes? Hello, naintindihan niyo ba, class? Yes, sir. Okay. Sige. Okay, ito yung usual na results na lumalabas dun sa expert machine, okay? T means positive or negative? T lang lumabas. Positive. Positive. MTB is detected. MTB is Mycobacterium tuberculosis positive. Is the infection already resistant or not to rifampicin? Not. In short, pwede ba, kapag ikaw ay T, pwede ka pang gamitan ng rifampicin? Ang gamot mo rifampicin? Yes. Yes. Okay. RR, may TB wala? Meron. Pero RR means resistant to rifampicin. No, ibig sabihin, pwede ka pa rin namang gamutin pero hindi nakasama yung rifampicin. Yes? Do I make sense? Yes. Do I make sense? Okay. Yes, sir. TI is may TB ka din pero hindi tayo sure, indeterminate. Hindi tayo sure kung rifampicin resistance.
Pero usually, pwede ba natin gamitan to ng rifampicin? To try. Yes, kung sir. Tatalab. Pwede pa? Pwede. 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 Eh, dito lang natin di pwedeng gamitin no, sa rifampicin resistant. Okay? N. N is negative. No? Not detected, basically. Walang TB? Letter wala. I, na hindi ito mangyari, mali yung pagkakagawa mo. Invalid result. Mali yung pagkakagawa mo, yung specimen mo, maybe hindi na-detect ng machine, ganun. Invalid yung results, in short. Okay? So these are possible results kapag sinalang natin yung, ano, yung specimen sa machine. Okay. Are we clear? Are we clear? Yes. Okay. Yes. Meron pang isa. Ano pa yung isa? Pag walang expert machine, anong choice natin? TB lamp. TB lamp. Okay, tingnan natin ba siya tinawag na TB lamp? Okay? Ito yung TB lamp, no? Basta merong sa... Naririnig niyo ba? Hello? Naririnig niyo ba? Meron po kaso mahina. Naririnig niyo ba? Actually, wala naman sinasabi, kaya okay lang. Sa akin lang ata malakas, no? Okay, so there are how many? Again, yung dami, no? Number 10. Tapos, yung dating test smear microscopy misses nearly every second positive TB case. So, ibig sabihin, maraming positive pero hindi na detect sa smear microscopy. So, hindi na siya masyadong accurate. Correct? Tama ba? Hindi na siya masyadong sensitive para ma-diagnose yung TB. Kaya kailangan na natin ng bagong paraan. Okay? Maraming mga TB patient hindi na detect. Okay? Hindi na detect. Kaya literally, kailangan talaga natin ng bagong diagnosis. No? At isa doon ay yung TB lamp. Okay, kailangan natin i-consider yan, kanyang ease of use, robustness, and performance. So, gagamit tayo ng TB lamp. Ganito yung itsura ng TB lamp. Hello, naririnig niyo ba ako? Yes. Okay. Yes, sir. Mas malakas boses ko doon sa sounds, yes? Wala naman sound, sir eh. Ah, wala sa inyo. Sige, alisin ko na ngayon sounds. Malakat lang sa tenga ko. Ayan, class. So, ito yung TB lamp. Again, we'll not talk about into details of this. Hindi nyo naman kailangan. Pero, ang gusto ko lang makita nyo kung ano to, paano siya ginagamit. Okay? Kung gagamit kayo nito in the future, you'll be trained pa rin naman. Okay? So, yeah. Kailangan syempre natin ng sample. Ayan, kuha tayo ng sample from a heating tube. Actually, class, kailangan natin ng medyo mainit dito. May apoy. Actually, dun sa lab, may mga apoy yan, class. Tapos, shake lang. Nakalagay na tayo. Sir, wala ka ng sounds. Hello? Pati ikaw. Okay. Okay. So, yan lang. Okay? Tapos, takpan. Ayan, shake ulit. Kasi lalagyan na natin yan doon ulit sa compartment. Ah, lalagyan pala muna ng solution. Okay, let's set it aside for 2 minutes para maghalo lang yung solution plus the specimen. Lagay natin sa compartment na yon dun sa unang compartment. And then, yeah, ipaprocess niya na yan, class. So this is the principle of processing using lamp. Okay, but we will not talk about that. Okay, ngayon, ayan, class. So after some time, pagka natapos na yung pag-process ng machine dun sa specimen, okay, ayan, ready na yung specimen, kunin mo yung specimen. Tapos, kaya siya tinawag na lamp. Ito. Kaya siya tinawag na lamp. Pagkatapos siyang ma-process, ilalagay mo siya dito sa compartment na to. Tapos, we will use fluorescence, no? Para siyang ilaw. Tapos, ganito mo masasabi kung positive siya sa TB. Tingnan mo. Yun. So, dito, kapag may fluoresce green na color kang nakita, this is positive for TB. Yes? Ganun lang. Tama ba? Naintindihan niyo ako? This is 100% sensitive. Actually, sa bagong statistics, it is around, basta more than 95% specific. Ang ibig sabihin ng specificity sa mga diagnostic tests, ganong kalaking percentage na pag nag-positive ka dun sa test na yon, sure na meron kang sakit. Halimbawa, cancer. Pag sinabi ko yung, let's say, biopsy is 99% specific, ibig sabihin, pag binayopsy, 99% sure ako, cancer yan. Yes? Ngayon, ibig sabihin, pag gumamit tayo ng TB lamp, ganong ka-sure tayo na yung mga magpa-positive sa TB lamp, ganong ka-sure tayo na meron talaga silang TB? More than 95%. More than 95%. I think that's pretty high, no? To be sure na TB yung sakit mo. Tama?
Tama ba? Do you understand? So, yes, sir. So, ba ang TV lamp? Yes. Okay. Pero, ang choice pa din natin ay, ano nga yung unang machine? Gene? Expert. Gene expert. Okay. Do you understand? Hello? Do you understand, class? Yes, sir. Okay, okay. O sige, kung naintindihan niyo yung lamp naman, dito sa slide na to, ilan specimen, ano, container ang merong positive na TB? Okay, ilan? John Michael, ilan ang nakikita mong positive dito sa slide na to? Apat po, sir. Apat. Okay, this one, and this, another, and another one. So far. Okay? Madali lang ba? Mas madali ba to? Yes. Mas madali siyang gawin on the part of the healthcare professional. Okay? Pero class, mapansin nyo doon sa protocol, kasama ba ang x-ray to consider TB? Yes? Kasama ba x-ray? Yes. Okay. So ano mga considerations kapag ipapa-x-ray na ang pasyente? Okay? So una, anong posisyon? Anong posisyon, class? Posterior anterior x-ray. Ano ibig sabihin ng posterior anterior? Yung nakaharap lang po. Okay. Posterior anterior, nakaharap, nakatalikod. Ano yung posterior? Pag in x-ray, nakaharap ka o nakatalikod? Nakatalikod. Nakatalikod. Okay, posterior anterior class. So yan yung mas better yung view noong lungs kapag TB yung ina-assess natin, no? So chest x-ray dapat posterior anterior, tapos ano pa, pag buntis, tapos we're suspecting TB, pwede bang ipa-x-ray ang buntis? Kung consent, kasi bawal sila sa radiation. With consent, okay? With consent, syempre i-explain natin yung risk ng radiation sa buntis, yung effect nito kay baby. Pero kung kailangan talaga, pwede natin silang pa-x-ray, just make sure na merong abdominal protective shield. No? Saan gawa yung material as protection from radiation? Naturo ko na yun sa inyo before. Does anyone remember? Gawa sa letter L. Gawa sa LED. LED. Sa LED. Gawa sa LED. Kasi hindi nakakatawid yung radiation. Therefore, it protects class. The baby. Sir, mahina na naman yung sounds mo. It protects the baby. Ayan, class. No? Okay? So, dapat again, class. I hope it's better now. Okay, so dapat meron tayong ano shield dun sa buntis. Tapos class, you're only allowed na magpa-chest x-ray no at once a year. Okay, pero at most hanggang twice a year. Every 6 months kasi yung rule, no? Hindi pa pwedeng madalas magpa-x-ray ha. Kasi tandaan mo, radiation 'yon, you'll be exposed to too much radiation, delikado 'yon, ha. Naintindihan? Okay? So hindi palagi dapat nagpapa-x-ray. Okay. Sa atin mga once a year pwede na 'yan, class. Okay? Mm-hmm. So next. Okay. Now, kapag ka, ano, kapag walang mga facilities sa RHU, ibig sabihin walang mga machines, okay? Limited lang yung resources natin. We will focus on, or kung mayroong machine pero limited lang yung solution, for example, iuunahin nating i-test class yung mga at-risk population. Sino yung mga prone sa TB? Una, yung mga taong syempre may contact sa TB patient. Halimbawa, dun sa bahay, yung mga kapamilya na nakatira kasama yung may TB. Diba? Uunahin natin sila. Sino pa? Those ever treated for TB. Ibig sabihin may history ng TB. Tama? May TB na sila dati. Pwede bang ano yon, hindi nagamot ng permanent? I mean, hindi sila na nakatapos maggamot. Halimbawa, kasi matagal ang gamutan sa TB. Ano? 6 months minimum. Yes. No, hindi nila natapos, so ngayon uulitin na naman yung gamutan. So kailangan nating malaman kung anong klaseng TB na ang meron sila. Baka nagkaroon na sila ng drug resistance, ano? Okay, another priority group are people living with HIV. HIV. Okay, bakit sila prone? Remember that HIV can weaken the immune system and that makes a person prone to infection. Yes. Yeah? Okay. Yes, ano klase ba sabi ko nga sa inyo, maraming pasyente sa na may HIV, hindi naman sa HIV na mamatay, sa complication. At number one, sa mga complications na pwede nilang mapulot mula sa mahinang immune system or dahil sa mahinang immune system ay tuberculosis. Maraming pasyente na mamatay sa TB. I mean, HIV patient
or AIDS patient namamatay sa TB, no? Kaya priority sila. Elderly naman, okay, yung elderly patient, ganun din, mahina immune system, diabetic smoker, and even healthcare workers, tayo, prone din ba tayo sa TB? Kasi literally, we are in the front line. No? Ikaw yung nakaharap sa pasyente, kaya dapat, eh, ano din, no? Ingat tayo dyan. Okay? And now, this is guidelines naman kapag ang pasyente mo ay, ano yung PLHIV ulit? Persons living with HIV. O, tandaan ninyo yung okay, maganda dito naka-diagram na lang so mabilis siyang maintindihan kung paano siya minamanage, no? So, ang mga pasyenteng may HIV, gano'ng kadalas dapat nagpapa-check? At least? Annually. Ano yung annually? Once a year. At least once a year nagpapa-check. Okay? So, una, ganun pa din. Anong una mong hahanapin? Ang tawag dito? Cardinal signs. Plus, ano pang hanapin mo? Chest x-ray. Pakagawa natin chest x-ray. O ngayon, based on the assessment sa cardinal signs, meron kang cardinal sign and or suggestive of TB yung x-ray mo. So yung x-ray mo, nagpapakita ng signs ng TB. Okay, question. Anong ibig sabihin ng and or? Kahit isa lang po. Pwedeng magkasama or pwedeng very isa good. Lang. So kahit isa lang, so pwedeng parehas kang positive. Ibig sabihin meron kang cardinal sign plus positive yung x-ray mo. Tama? Tama ba? Or pwedeng walang cardinal sign, okay, pero positive yung chest x-ray. Or baliktad, pwedeng negative sa chest x-ray pero may cardinal sign. Pag meron, anong gagawin? Kahit isa lang dyan. Kukuha na tayo ng sputum, therefore ipapalab natin yung pasyente. Baka may TB na siya. Yes? Yes. And or ha? And or. Are we clear? Yes. Are we clear? Sige. Okay. Ngayon, if the patient last visits the facility more than once, okay, just make sure that every time that the patient with, ano, living with HIV, okay, just make sure na, ano, we will assess them every visit for cardinal signs. Kapag may cardinal signs, automatic kuha tayo ng specimen. Anong specimen madalas kinukuha? Sputum. Okay. Sputum ang madalas na specimen kasi nga pulmonary TB tayo, no? And then, paparan na natin sa ating diagnostic test, no? Okay, ano nga ulit ang top choice natin for diagnostic test? Gene expert MTB or with rifampicin test, no? RIF test or rifampicin test. Yes? Pag wala nito, pwede na ba yung TB lamp? Yes. Or pag wala pa rin TB lamp, smear microscopy na lang. Okay? Sige. So far, naintindihan nyo ba yung updates na ito? Hello? Naintindihan nyo ba? Yes, sir. Isa lang nakaintindi? Hello, class? Yes, sir. Okay. Yes. Okay. Next naman ay children with TB class. Okay? Dati, have you heard about primary complex? Narinig nyo na ba yung sinatang primary complex? Sir, yung audio nyo po. Okay. Again, class, have you heard about primary complex? No. O dati, class, ang tawag sa mga TB sa bata, primary complex, but it's no longer used anymore. Or basically, it's no longer used. No, it's not used anymore. Okay, ang tawag na ngayon, napakasimple lang. Hindi mo na kailangan kabisaduhin. This is called TB in children. Ganun lang. Okay. TB in children. Children specifically below ano? Below 15 years old. Okay? So, tatawagin natin silang presumptive TB. Again, pag presumptive ba, may TB na? Or suspect? Wala pa po. Suspected pa lang, yes? Yes. Yes, okay? So, basically, ayan class. So, kailan ulit? Ganun pa din. Okay? Ano nga tawag natin dito? Mga cardinal signs. Cardinal signs. Okay? Cardinal signs. Pag meron nito, okay? For how long ulit? For 2 weeks or more. 2 weeks or more. Ganun pa din. 2 to 10 weeks. 2 weeks or more. 2 weeks or more class. Okay. Ay
pwede na natin siyang tawaging presumptive TB. At kapag siya ay presumptive na, ganun pa din ba, ipaparan na natin yung sample. Kuha tayong sample, paparan natin sa laboratory, sa gene expert. Yes? Yes. Yes, okay. Especially class, no? Kung ang bata nito ay may contact sa isang pasyente na alam nating may TB. Tama? Kasi wala namang iba yung makukunan ng TB. Ibig sabihin na expose yung bata sa TB patient. Yes? Tama ba? Pag ang bata na-expose, ipatest na natin siya. Okay, lalong-lalo na kapag yung bata nakitaan mo ng changes like parang malata yung bata, hindi na masyadong naglalaro, at hindi makadede or makakain, okay, walang ganang kumain. Basically, for more than 2 weeks, ayun, we will be suspecting TB already. That is called presumptive TB. You understand? Do you understand? Yes. May question. Kailangan ba bang ipa-x-ray yung bata? Yes. Okay, kung meron na, tingnan mo na lang yung results. Ngayon, kung kailangan ng x-ray, pwede natin silang ipa-x-ray. Except na lang kung yung bata ay? Yung bata ay? Below 5 years old. Below 5 years old. So, ang pag-check ng using x-ray ay hindi routine. Hindi siya masyadong recommended for children below 5 years old. Okay? Yun lang. The rest are almost the same. Even the treatment, no? Iba lang yung mga dosages pero almost the same medications. Okay? So what about for people in the workplace? Kamukha natin sa healthcare or sa community. Okay? Pag nakitaan ka ng signs, ano nga ulit? Cardinal signs, suggestive of TB, you will be identified as? Presumptive. Presumptive, you will undergo diagnostic test. Anong diagnostic test? Expert MTB. Yes? Yes. Okay, so basically, yan class. Pagka yung wala kang cardinal sign, tapos yung chest x-ray mo din ay negative naman, tapos na evaluation, wala kang TB. Baka may ubo ka lang. Yeah? Tama? Hello? Tama ba? Do you understand? Do you understand, class? Do you understand, yes, class? Yes. Okay. Sige. Yes. Ito naman class for health workers to be exact class. So dito naman, mapapansin ninyo class, halos parehas lang naman, nagkakaiba lang tayo sa timing ng screening class. Okay, kailan yung follow-up? Okay, merong bi-annual. Pag bi-annual, ano ibig sabihin nun? Twice a year? Bi-annual. Times a year. Every 6 months. And then annually, once a year. Ayan. TB symptom screening plus chest x-ray plus cardinal signs. Okay? If any symptoms and or any abnormalities compatible with TB, ganun pa din, we will collect sputum for laboratory. Kapag ka meron ka dyang positive, either cardinal signs or plus chest x-ray, okay, ipapakuha tayo ng sputum, tapos ipapatest natin plus a gene expert or kung hindi naman TB lamp lang. Okay? Para sa palas lang. Okay. So ngayon, alam nyo ang madalas tinatanong sa board exam. Syempre, yung responsibility ng nurse, tayo ang magko-collect ng specimen. Or at least, ikaw mag-i-instruct sa pasyente paano mag-collect ng specimen. Okay? So una, anong kailangan natin, class? Kailangan natin ng isang sputum cup. Pero ngayon, ang madalas ginagamit ganito, no, conical tube na siya. Pero kung hindi naman, parang normal lang na specimen cup. No? Basta meron lang siyang, ang tawag dito, calibration. Meron siyang measurements like this. Okay? Sige. Around 50 ml. Okay, ngayon, paano siya? Paano mo tuturuan yung pasyente? O, sundan niyo ako, ha? So, una munang concept. Kailangan ng makuha nating specimen. Ano nga ulit specimen? Anong specimen? Sputum. Ang madalas error ng mga pasyente, ang pinapasa nila, hindi sputum, saliva. Kasi mali naman yung instruction, sabi ng nurse, dumura po kayo dito. O yung pasyente naman, dumura lang. Okay, tama ba yun? Mali. Dapat ang makuha nating specimen ay sputum, lalo na yung galing mismo sa lungs. Okay, malalim ang pinaggalingan, hindi galing lang sa lalamunan yung pleba. Galing sa lungs. Okay, so malalim. Kaya dapat mamaya magdi-deep breath talaga yung pasyente para mahugot natin yung pleba na mas malalim. No? Okay? Sige. Ano ba pagkakaiba ng itsura ng laway versus sputum? Alin ang thicker? Mukhang malapa. Sputum. So isa yun sa pagkakaiba, no? Okay. Huwag niyong tatanggapin yung specimen pag laway lang yung pinasa. Mali.
Okay, so dapat sputum tayo. Tapos, kailan ito? Pwede bang kolektahin sa bahay yung sputum tapos ipasa na lang sa center or dun sa RHU? Or dapat on the spot? Ganun sabi? On the spot. Okay, sa bagong protocol, ito ay dapat on the spot for diagnostic test with expert. Okay, dapat fresh yung specimen. Okay? Ganong kadami yung kailangan mo? Kung ang gagamitin natin gene expert, ganong karami lang kailangan mo? Konti lang? Ganong karami lang? 1 ml. For gene expert at saka TB lang. Pero kung smear microscopy, mas madami. 3 to 5 ml. Okay? So, ito na yung instruction kapag ka ikaw ay kukuha ng specimen. So, una, okay, karaniwan ang preference natin sa umaga, no? Sa umaga yung preference natin kumuha para naipon yung, di ba class, pag umaga naiipon yung mga plema, so mas sure tayong meron siyang mailalabas na plema, no? So yun yung preferred time natin. Ngayon, bago ka kumuha ng specimen, okay, siguraduhin mong nakapagmumog ka, okay? Para mabawasan yung bacteria dyan sa bibig mo or iba pang microorganisms. Pero ang gagamitin lang dapat na pangmumog ay Water. Sabihin yun, bawal yung mga mouthwash, bawal mo nang mag-toothbrush, okay, magmumug lang ng tubig. Bakit bawal yung mouthwash, toothbrush? Bakit? Kasi yung mga mouthwash ay mayroong mga antibiotic or basically antibacterial or antimicrobial property. Baka mapatay yung mga organisms, including the TB bacilli. Ano? Tama? So basically, hindi advisable na gumamit nun. So water lang muna para ma-reduce lang yung amount. Okay? So now, paano siya gagawin? Okay. Basically, ang instruction na to, breathe in, breathe out lang for 3 times. Okay. Hinga ng malalim, isa, and then exhale. Hinga ng malalim, dalawa, and then exhale. Hinga ng malalim, sa pangatlo, hinga ng malalim, pwede, doon ka na uubo. Okay? Tapos yung ubo mo, dapat galing doon sa ilalim. Doon sa lower portion of the lungs para makuha natin yung sputum from deep within the lungs. Sige, gawin natin ha, sabay-sabay tayo. Okay, ready? Okay, hinga ng malalim and then exhale, isa. Hinga ng malalim, then exhale, pangalawa. Hinga ng malalim, yung pangatlo, and then ubo na. Ganon. Okay? So, ready? 1, 2, 3. Breathe in. Exhale. 1. Breathe in. Exhale. 2. And then breathe in, pangatlo. Aray. Parang akin ni kasama talaga, no? Bayan. Okay? So yung pangatlo, doon ka na uubo at basically hopefully may kasama na siyang plema galing sa mas malalim na portion ng lungs, okay? At yun yung idudura mo doon sa sputum cup or doon sa ating conical tube, yung hugis cone. Do you get me? Do you understand how it's collected? Yes? Okay. Okay. Ngayon class, kapag extrapulmonary TB, sputum pa rin ba ang sample? Halimbawa, TB of the bones, TB of the kidneys, sputum pa rin ba? Hindi na. Okay? So depende class yan kung nasaan yung TB, mag-iiba tayo ng sample. Sometimes we can use gastric aspirate sa stomach, CSF diyan sa spinal cord. Okay, and some aspirates like peritoneal fluid sa abdomen, synovial fluid sa buto, yun yung mga pwede nating gamitin na specimen. Yes? So depende kung nasaan yung TB. Okay, pero pag pulmonary, automatic anong specimen mo? Pulmonary TB? Sputum. Okay. Sige, ito naman class yung sputum smear microscopy. Gagamit lang tayo ng microscope. Sisilipin natin yung characteristics ng mga bacteria. Okay, usually ang pinakamahalaga dito, they are acid fast. No, at do you remember acid fast staining? Gumagamit tayo ng mga reagents, no, especially carbolfuchsin. So pinapatak yung carbolfuchsin. Okay, pagkapatak niyan class, we will use heat. Okay, ipapainitan natin yung glass slide na merong carbolfuchsin. Tapos we will apply alcohol on the glass slide as a decolorizer, and then we will wash it with methylene blue as counter stain. So ngayon, kailan natin masasabing acid fast bacilli? Anong kulay ng acid fast? Anong kulay? Kulay pink. Pink. Dito sa slide na to, pink siya. No, pink to red. Ganun yung kulay niya. Pagka negative, hindi siya acid fast. Ibig sabihin, hindi siya mycobacterium.
kulay blue kasi methylene blue yung ginamit natin siya. Ito class is an actual picture. Do you know, can you see class kung nasan yung mga acid fast bacilli? Nakita niyo ba yung mga acid fast bacilli nung kulay? Pink. Reddish, no? Tama ba? Na kulay. Okay, yan yung isa sa mga pwede nating gawin din. Okay, pero again, ang mas choice na ngayon class yung gene expert or TB lamp, no? Ayan. So yan, I already mentioned about how specimen is collected, yung sputum, alam na natin yan. Okay, dati class, nung wala pang mga gene expert, ang ginagawa lang to diagnose TB ay culture and sensitivity, no? So nagpapatubo tayo ng specimen, tapos we will analyze it using a microscope para ma-confirm na ito ay TB. Ngayon, doon sa gene expert, nako-confirm na rin ba na TB ito? Yes? Pero dati, anong confirmatory test? Sputum, culture, and sensitivity. Okay, yung chest x-ray ginagamit to determine the extent of damage ng kidney. Ng TB. No? So, para malaman natin, ganong kalaking portion ng lungs yung natamaan ng TB. So, paano natin yung malalaman? Anong kailangan mo? Anong kailangan? X-ray. Yes, so, ang paano ito, yan class. Can you see class yung mga areas na nakaturo sa arrow? Yun ay yung mga areas na natamaan ng TB bacilli. Medyo malaki to ha. Tama ba? Maraming portions yung natamaan ng TB bacilli. Yan yung naapektuhan ng TB. Tama ba? Nakikita yan sa x-ray. Hoy, naiintindihan nyo ba ako? Yes. Naiintindihan yes. Ko? O yan. Yes. Damage can be assessed using chest x-ray. Okay, at yung panghuli ay this is not routinely done anymore, pero tuturo ko pa din. This is called tuberculin skin test. Nabanggit ko na to sa inyo sa health assessment, tama? Also known as PPD or purified protein. PPD. Pero most popularly, this is known as MANTU test. Do you remember? Okay, anong klaseng yes. Test ito? Saan dumadaan? IV, IM, ID. ID. Intradermal ito, no? Para siyang skin test. Actually, skin test nga siya. No? Skin test siya. Do you remember skin test? Na-demo niyo na yung skin test? Yes. Na? Na-demo niyo na yung skin test, no? Tama ba ako? Opo. Good. Alright. So, para lang siyang skin test class. Pero class, I would like you to note na ang MANTU test will not confirm na may TB ka. Pag nag-positive ka sa MANTU test, does it mean may TB ka? No. It only means you are exposed ka sa TB. This is the reason kung ba't hindi siya routinely ginagawa. Kasi tayong mga Pilipino, marami bang may TB sa Pilipinas? Yes or no? Yes. No. Marami ba? Marami. Yes. Sabihin, in all likelihood, baka na-expose ka na sa TB patient nang hindi mo namamalayan. Nakasakay mo sa jeep, nakasalubong mo sa palengke, at kung saan-saan man. Na-expose ka. So in short, may chance bang mag-positive ka sa MANTU test kahit wala ka namang TB? Pero na-expose ka. Yes? Yes. Kaya hindi siya routine na ginagawa. Kasi parang lahat tayo magpa-positive. No, sayang yung test. Tama? Does that make sense? Does that make sense? Hello? Does that make sense, class? Yes. Hindi siya routine na ginagawa. Hello, class? Hello? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yeah. Pero sa bata, class, medyo ano siya, no? Lalo sa mga private health facilities, ginagawa pa rin ito. Lalo na pagbata ang pasyente. Ngayon, class, gano'ng katagal bago malaan yung results? Gano'ng katagal? 2 to 3 days. 2 to 3 days or 48 to 72 hours. So parang kung halimbawa, Monday siya na-check, kailan siya babalik? Monday. So 2 days to 3 days. So gawin natin 3 days. Monday, Tuesday, Wednesday. Kailan siya babalik? Thursday. Actually, Wednesday or Thursday. Pero para sure na meron ng reaction, okay, doon sa test, okay, mas maganda 3 days, no? So, Thursday. Okay? Ngayon, kailan mo masasabi pagbalik niya, kailan mo masasabi positive siya sa MANTU test? Okay? Yung MANTU test, di ba sabi ko parang skin test? Pag nag-skin test kayo, di ba nag-create kayo ng will? Do you remember? Yes. Parang ganito. This is will, yes? Yes. Tama ba? Ngayon, pagka MANTU test mo, pagbalik ng pasyente, i-check natin kung lumaki yung will. Do you remember will? Yes. Remember will? Yung nagbibigay ng jacket. Tama? Ibang will pa.
Sorry. Yay! Last mo na yan, sir. Okay, do you remember, Will? Ayan, class. So, pagbalik niya sa Thursday, o, kung kailan man siya pinabalik after 3 days, titingnan natin, yung Will na ba na to ay lumaki? In this case, lumaki ba? Yes. Okay. O, class, please also note na ang minimeasure natin yung Will, ha? Minsan kasi, ang nangyari, hindi naman lumaki yung Will, pero namula yung paligid. Okay, hindi mo me-measure yung mga namula lang. Kailangan yung mga kaumbok. Di ba nakaumbok yung wheel na yan? Tama? Nakaangat yan. Elevated yan. So, yan yung i-measure mo lang. Okay? Ngayon, kailan positive yan sa Mantoux test? Kapag ang wheel ay lumaki ng ganong kalaki? At least? 10 millimeters. 10 millimeters. So, kuha ka ng ruler, sukatin natin kung ganong kalaki yung wheel. 10 millimeters or above is already positive. Ibig sabihin nun, may TB o na-expose ka lang sa TB? Exposed lang. Okay, may konting difference lang kapag ang pasyente mo ay immunocompromised. Kamukha ng persons living with HIV, ang Mantoux test ay positive na kahit 5 millimeters pa lang. Maliit lang to, di ba? 5 millimeters. Pero dahil immunocompromised siya, mahina immune system niya, positive na to. Yes? Hello, do you follow? Do you follow? Yes. Hello, isa lang ba kausap ko? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, po. So, ayan, class, no? Ngayon, pakitaan ko kayo ng nag-positive. Ito, positive ba to? Anong size? 20. Positive ba to? Yes. Yes. Ganong kalaki lang ba ang positive? At least? 10. Lang, no? So, positive yan. Ito. Ito, class, magandang example, no? Pansinin mo, yung paligid niya namumula. Tama? Tama ba? Namumula ba yung paligid? Yes. Ito na ba yung pamamala? Okay, pero yung wheel, ito lang yung wheel. Yes? Hello, ito lang yung wheel. Tama ba? Yes. Yes, sir. Yung measurement lang, sige nga, tingnan mo, gano'ng kalaki yung wheel? 10. Mga, pag tinignan natin ng malapit, mga 11 to 12, no? Or sige, pag malayo, mukha lang siyang 10. Ngayon, positive ba itong 10? Positive ba yung 10? Apo. Okay, ibig sabihin, may TB na ba yan? Wala pa po. Exposure lang. Na-expose lang. Okay. Naintindihan yung Mantoux test? Ito, class, anong may measure mo dito? Ito, hanggang, ito ba? Mula dito hanggang dito? O ito lang? Yan lang po nasa gitna. Ito lang. O, yung elevated, ah, yung nakaumbok lang yung minimeasure natin. Okay. So yeah, this is how you read it, and alam na natin 2 to 3 days yung results, and then you take a ruler or even a caliper, and then you measure it in millimeters, and then 10 millimeters is already positive. Pero if you're living with HIV, ikaw ay may HIV, 5 millimeters lang positive na. Please remember that. Okay? Now, this is the protocol naman as approach, class. Kapag ang pasyente mo ay TB in children, kapag ang pasyente mo ay bata. Okay? So, kung siya ay may mga ano na cardinal signs, we consider them, ano ulit? Presumptive TB. Okay. Pag presumptive TB na siya, class, una, do we get sample? Tapos ipapalab natin. Yes? Yes? Hello? Hello? Yes, hello, sir. Class. Yes, sir. Makuha tayong sample, tapos ipapalab natin. Okay, dun sa lab, anong lab ulit? Ulit, isa pa? Gene expert. Gene expert or? TB lamp. Okay. Ngayon, class, positive siya sa gene expert. So, confirm ba na may TB siya? Ha? Confirm ba? Yes. Confirm na may TB. Paano, class, kung negative siya doon sa ano, doon sa lab, sa gene expert? Okay, pero ano, feeling mo talaga may TB siya, and then we requested for x-ray, check natin yung x-ray. Kapag yung x-ray nagpapakita ng mga signs ng TB, kamukha nung pinakita ko kanina, is that TB, still TB? Yes, ang tawag natin doon clinically diagnosed TB, kasi based on symptoms, no? Based on symptoms. Kapag ang TB niya is based on the lab results, bacteriologically confirmed TB. Okay? Pero regardless, we will treat these patients as TB. Pareha sila. Okay? E paano kung negative din dito sa chest x-ray?
Ibig sabihin yan, ano ibig sabihin yan, class? Ha? Normal ang pasyente or hindi tayo sure, baka hindi yan TB. Okay? Or baka extrapulmonary TB. 'Di ba? Extrapulmonary TB. Kapag hindi tayo sure, alam parang alam natin may infection yung bata kasi may ubo siya, may lagnat halimbawa. Pero nag-negative na siya sa TB, anong gagawin daw? Okay, mapapansin mo dito, ang unang treatment ay bigyan ang bata ng, nababasa niyo ba? Paki-zoom na lang. Bigyan ng ano? Broad spectrum antibiotics. Okay, umabot ba kayo dun sa pharma? Ala pa. O hindi naaabot? Wala na. Ano ibig sabihin ng broad spectrum antibiotics? Kasi alam nyo, yung mga antibiotics, meron din yung mga specificity. Ibig sabihin, meron mga antibiotic pang gram positive, may antibiotic na pang gram negative bacteria. Do you get me? Okay, pag sinabing broad spectrum, broad, malawak. Ibig sabihin, marami siyang kayang patayin. Ngayon, pag hindi ka sure sa nagko-cause ng infection, nakakatulong ba na ang gamitin natin broad spectrum? Para kung ano man yung yes, ma-address natin, ma-manage natin, mapatay natin. Yeah? Does that make sense to you? Kung bakit broad spectrum? Kasi yes, we're certain. Yeah? Okay, pwede yan ha. Kapag ang mga doktor, actually, hindi sila sure kung ano nagko-cause ng infection mo, bibigyan ka niya ng broad spectrum antibiotic. Okay? Tama? Para mapag-gram positive yan or gram negative yan, kaya nung gamot. Do you follow? Yun yung basic yes, idea ng broad spectrum. Pero of course, marami pang ibang considerations dyan, pero yun yung pinaka-basic. Okay? Sige. So now let's talk about registration groups. Okay, medyo malaki din yung pagkakaiba dito. This is how TB patients are classified. Okay, ituturo ko muna sa inyo yung luma. No? Pansinin nyo yung luma, ha? Okay, yung luma, we classify TB based on categories. Okay, luma ito, ha, luma. Okay, para alam niyo lang. Dati, category 1 ka kapag ikaw ay bagong diagnose ng TB. Either pulmonary or extrapulmonary TB. Yes? Bagong diagnose. Are we clear? Anong category? Category 1. Pati extrapulmonary, except na lang kung yung extrapulmonary mo ay TB of the central nervous system, TB of the joints, or TB of the bones. So, hindi siya category 1. Okay, pag extrapulmonary na ito, ayan, 1A siyang tawag. Pero 1, in short, 1. Okay, category 2 naman, kapag ang TB mo ay relapse. Anong ibig sabihin ng relapse? Or nag-fail yung treatment. Okay, ibig sabihin ng relapse class, okay, di ba class, ang minimum kasing gamutan sa TB, 6 months. Matagal ba yung 6 months? Yung 1 week yes, na lang na antibiotic, hindi mo pa natatapos minsan, no? 1 week lang yun, 7 days lang, di mo matapos. Yung 6 months pa kaya. Okay? Unfortunately, ganun talaga yung gamutan sa TB. Matagal sa talaga, 6 months. So ngayon, ang tendency, maraming mga pasyente, hindi natatapos yung 6 months. Yes? 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 O di ba class? Yes. Sa principle ng drug resistance, yun ang number one reason kung bakit nagkakaroon ng drug resistance. Hindi mo kasi tinatapos yung gamutan. Di ba? Halimbawa, bench, nang gagamot ka. Sa kalagitnaan, bumuti na yung pakiramdam mo. Ganyan mga Pilipino, no? Sa kalagitnaan, pag umokay na yung pakiramdam, okay na ako, hindi ko natatapusin yung gamot. Tama ba? Tama ba? Kasi okay na siya. Okay, ang problema sa TB, okay, yung period na naging okay ka, hindi, syempre hindi mo pa napapatay lahat ng microorganism, ng mycobacterium in that case, no? So in short, okay, habang iniisip mo na safe ka na, yung mga bacteria na yon ay nagde-develop pala ng immunity, no? Or ng resistance laban dun sa iniinom mong gamot sa TB. Hanggang sa umabot na nga sa point na resistant na sila. Hindi na sila tatablan nung ininom mo nung una. Like rifampicin. Yeah? Hindi na siya tatablan ng rifampicin. So, sa pagka-relapse in short class, medyo bumalik yung TB mo. No? Bumalik yung TB mo ng mas malala. Tama ba ako? With drug resistance. Yes. Follow. Diba? Bumangon ulit yung TB tapos dudruging kanya. Ganun. Yung motong TB na to, nag-relapse na umulit siya. Okay? The treatment has failed. Or, in short, hindi natin alam. In short, hindi natapos ng pasyente yung gamutan. Okay? Category 2. Category 3 naman, negative na siya sa sputum. Pero pagtingin sa x-ray, positive pa din. Category 3. Okay?
Tapos lahat ng may resistance, pag na-identify mo may resistance na, okay, basta dito sa category ito, nag-stop lang siya, no? Hindi niya natapos yung treatment, bumalik. Pero kapag sure tayo na mayroong resistance, lalo na kung may results ng expert, ano siya, no? SRDR or Standard Regimen Drug Resistant, no? Resistant na sa mga drugs. However, luma ito. Luma na yan, ha? Tinuro ko lang din para alam nyo. Ang tatandaan nyo na ngayon, hindi na yung mga categories. Ang tatandaan nyo na ngayon ay eto, registration groups. Actually, dito sa registration groups, dalawa na lang yung category niya. Okay, ano yung category niya? It's either you're new to treatment or bagong TB ka pa lang or retreatment. Pagka sinabing new, ibig sabihin ito, the patient has never had treatment for TB before for less than 1 month. Yes? Ibig sabihin, never ka pang naggamot sa TB. Yes? You're a new case. Tama ba? Hello? Tama ba ako? Tama ba? You are a new... Yes, sir. Hello? Tama ba? Yes, yes sir. Ano ibig sabihin ng retreatment? From the word re, it means again. Yeah? So, ibig sabihin, nagamot ka na before. Tama? Pero uulit ka ba? Uulit ka ba? Yes. Yes. Yung gamot mo, hindi ka umabot man lang ng isang buwan, you will be considered retreatment. So under retreatment, marami tayong iba't ibang mga sub-registrations or subtypes. Una is called relapse. O ito class, naka-define yung relapse. Ano ibig sabihin ng relapse? Previously, naggamot ka sa TB. And then, natapos mo ba? Natapos mo ba? Sa relapse, natapos mo ba? Hindi po. Yes. Ito, basahin mo. Treated for TB and you're even declared cured or treatment completed. Natapos mo ba yung gamutan sa relapse? Yes. Natapos ba? Yes. Yes, natapos mo yung 6 months. Pero for some reason, nung nagpa-check ka, positive ka pa rin sa TB. Yes? Tama ba? Or yes. Yung TB mo. So relapse, ibig sabihin literally, umulit ba yung TB? May TB ka ulit kahit natapos mo na yung treatment? Yes po. Yes. Ang problema yes, dyan, uulit ka ba ng treatment dyan? Yes. Yes. Kasi may TB ka pa din eh. Okay? Sige. Now, treatment after failure. Ito naman from the word after failure, ibig sabihin, naggamot siya, pero natapos niya ba? Hindi po. Okay. Di ba 6 months yung initial na gamutan? Pagdating niya ng 5 months, nagpa-check na siya kung may TB pa siya. Okay? Nagpa-check siya kung may TB using ano? Smear microscopy. Okay? So nagpa-check siya at 5 months, pero anong resulta? Positive pa din siya. Clinically diagnosed pa rin siya with TB. Yes? Tama ba? Hoy, yes, po, sir. Yung treatment after failure, naggamot siya. 5 buwan after niyang maggamot, nagpa-test ulit siya. Nung nagpa-test siya, positive pa din siya? Yes. Or, pwede kasi hindi siya nagpapakita ng improvement. 5 buwan na nagtitake ng drug, tas walang improvement. Tama? Anong tawag natin doon? Treatment after failure. Okay? So, parang hindi tumatalab sa kanya yung gamot, no? Magbabago tayo ng course ng gamot pagka nandito siya sa 2. Sa 3 naman, treatment after loss to follow up. Eto class, anong ibig sabihin? Natapos yung treatment? Hindi. Did not complete treatment or loss to follow up for at least 2 months. Hindi na natin sure kung ano ang nangyari sa kanya, no? Okay, hindi niya, basta hindi niya natapos yung treatment. Treatment after loss to follow up. Yes? Hello? Hello, yes, class? Wait lang ha, sasagot. Doon na po tayo sa may previous. Basically, okay, treatment after loss to follow up, in short, hindi niya natapos yung treatment, okay, o kaya naman, hindi niya na matandaan kung kailan yung huli niyang inom ng gamot, okay, at least 2 months in the most recent course, hindi na niya alam, okay? Okay, yun ang pang-apat naman is previous treatment outcome unknown. Ito talaga walang idea kung ano ba, pang ilan ba yung nainom niyang gamot, okay, pero naggamot siya, no, pero hindi niya na alam kung anong natapos niyang treatment. Okay? And then number 5 is patients with unknown previous treatment, TB treatment history. Ito, wala. Hindi siya nag-fit dito sa unang 4, so dito siya sa huli. Okay? So, wala siya dun sa kahit ano sa category dito sa taas.
Okay, at hindi niya rin sure kung meron ba siya, nag-inom ba siya ng gamot sa TB. Okay, karaniwan nangyayari yan, class, kung ang mga pasyente galing sa ibang lugar, halimbawa, ikaw, taga Tarlac ka, tapos pumunta ka dito sa Bulacan, tapos dito ka na-diagnose na may TB, ngayon hindi mo na matandaan kung nagamot ka na ba ng TB in the past, parang ganun. Okay, so number 5 category ito. Okay, are we clear? Okay, mahalaga yan kasi... ibe-base din natin dyan yung gamutan natin, class. Actually, ang pinakamahalagang basis ng gamutan ay yung results ng gene expert, no? Yung expert MTB or rifampicin test. Okay, doon magbabase yung gamutan para malalaman natin kung yung TB mo ba ay meron ng drug resistance or wala, para alam natin kung anong gamot yung ibibigay. Okay? Speaking of, ito yung mga common na medications. Na mamaya ibibigay ko sa inyo yung schedule kung paano siya binibigay. Okay, pero ito yung mga gamot. Okay, when I was a student, actually ito lang yung binibigay ng gamot. 5 lang yan. Okay, RIPES yung tawag ng mga Pilipino, RIPES. Okay? Pero internationally, this is HRZE. Okay? So iba lang yung abbreviation. For example, sa atin, RIPES ito, rifampicin, R, I, isoniazid, P, ano yung P? Kasi RIPES nga, no? Ano yung P? Pyrazinamide, E, ethambutol, and S-streptomycin. Okay? RIPES. Pero internationally, this is known as R-H-H. O, rifampicin yung R, parehas lang, no? R din. Yung isoniazid, medyo iba. H yung ginamit nila. So, para maalala mo, class, basahin mo siyang isoniazid. Isoniazid. Okay? Letter H. Do you understand? Okay, and then Z naman, para zinamide. Oh, hindi siya P ha, hindi P yung gagamitin mong abbreviation. I mean letter Z, para zinamide. Yung E parehas lang, ethambutol, because it starts with letter E. Now, streptomycin is also used before, but now it's no longer used. Wala na pong streptomycin sa bagong guidelines. Okay? Alam nyo kasi dati, pansinin mo to, oh, tingnan mo. Ah, sige, and explain ko muna pala yung gamot. Okay, o R muna tayo. Explain natin yung R. Okay? Anong pinakamahalagang dapat tatandaan mo kapag nagbibigay ng rifampicin? Yung side effect nito, nagko-cause ng ano? Ano ulit? Orange-colored urine. Nagiging orange-colored yung urine. Is that part of the medication? Yes. Okay, so ibig sabihin, kapag ikaw nagbigay ng rifampicin, a nursing responsibility would be to advise the patient na, uy patient, no, kapag ininom mo tong gamot na to, expect mo na yung urine mo magiging medyo orange. Okay? Parang hindi siya matatakot. Hala, ba't naging orange yung ihi ko? Hindi siya magkaganon. Dahil, in-explain mo na part yun ng iniinom niyang gamot. Yes? Tama ba? So, you need to reassure patient, okay lang yan, it's normal, it's part of the medication. Tama ba yan, Jana? Hello? Yes? Yes, po. Yes. Okay, so inform the patient about the orange-colored urine. Okay, another is also remind the patient na sabihin sa'yo kung siya ay nagko-contraceptive, no? Or nagpi-pills. Kasi bawal itong isabay sa pills, nawawala ng effectiveness yung pills. I mean, yung rifampicin, hindi yung pills. Yung rifampicin, nababawasan yung kanyang effectiveness, no? Okay, bawal siyang isabay sa pills. Are we clear? Lalo na kung yung pasyente mo babae, no? Tatanungin mo kung nagpi-pills na lang din para sure ka din. Okay. And then another important thing to remember about rifampicin, it can be used as prophylaxis. Do you remember what prophylaxis mean? Ano ibig sabihin ng prophylaxis? Hello, ano ibig sabihin ng prophylaxis? Ano ibig sabihin ng prophylaxis? Hello? Ano prevention. Preventive drug, no? Pwede mong gamitin yung rifampicin as a preventive drug. Ano ibig sabihin ng preventive drug? Halimbawa, Rona, na-expose ka sa TB patient, no? Na-expose ka sa TB patient. Hello, Rona? Are you there? Hello? Oh, there, no? Puro kasi kisame yung nakikita ko. Ayan, nakita ko na yung mata mo. Okay? For example, na-expose ka sa TB patient, ano? Tapos, syempre, matatakot ka, baka magka-TB ka, di ba? So, pwede ba nating unahan yun? For example, inom tayo ng
rifampicin. Yun ang ibig sabihin ng prophylaxis. Okay? At rifampicin is one of the two drugs na pwede nating inumin as prophylaxis. The other one is isoniazid. Ayan, no? Prophylactically used for patient. Okay? So, isoniazid or rifampicin. Pero, ngayon, ang mas ginagamit na ano, na ang tag dito, prophylaxis ay rifampicin. Okay, yung isoniazid karaniwan yung ginagamit na prophylaxis kapag nag-positive saan? Saan? Saan nag-positive? Amantutes. Very good. Okay, isoniazid. Okay, so rifampicin is a good prophylactic drug para hindi yan magtuloy into TB. Maunahan na natin. Ano? Okay. So, rifampicin, orange-colored urine, bawal isabay sa pills, and then can be used for prophylaxis. Okay, so isoniazid naman, ang gusto kong tandaan ninyo is another problem na daladala ng isoniazid. Okay, ang isoniazid class disrupts the body's store of vitamin B6, pyridoxine. Therefore, ang side effect nito ay peripheral neuritis. Okay, yung alam ninyo class, yung namamanhid yung ano, okay, o ano ba yun? Nangangalay yung pakiramdam. Diba sa Tagalog yun yung description nila? Nangangalay. Okay, or parang may cramps, namamanhid, ganun. Yung extremities. Okay, dahil ang isoniazid ay nagkakos ng deficiency sa vitamin B6. Therefore, anong solusyon? Pag nagbibigay ng isoniazid, dapat ba may kasamang vitamin B6? Ha? Dapat ba samahan ng vitamin B6? Yes. Okay. Diba? So, para hindi magkaroon ng peripheral neuritis. Isa pang dapat, tandaan yan ha, ano ulit side effect ng isoniazid? Ha? Pagkakaroon po ng peripheral neuritis. Peripheral neuritis basically, no? Okay, para maiwasan ng peripheral neuritis, anong dapat ang isabay sa isoniazid? B6. Or ano ibang tawag sa B6 class? Sa lecture natin, anong ibang pangalan ng B6? Pyridoxine. Tatandaan mo yan, ha? Hoy, class, ang CHN sa board exam ay 100 items, no? Ito nga, kakachat lang sa akin nung isa sa mga estudyante ko. Okay, nagte-thank you siya, sir. Lumabas na kasi yung scores nila. Okay, makikita niyo online yung scores niya sa board exam. So, ang score niya 93 sa CHN. Nakaka-proud. Nagchat-chat siya sa answer. Salamat sa CHN lectures, no? Kaya parang awa niyo na kahit na naiinip na kayo sa akin, no? Kahit napakahaba ng mag-lecture ni sir, tsagain niyo lang class, no? Pagdating ng araw magbubunga lahat 'yan. Okay, konti na lang naman. Okay, anyway. So vitamin B6 ang isasabay mo, ha? Tapos isa pang tatandaan mo class, kapag nag-isoniazid, kapag nasobra na isoniazid, it can be toxic to the liver. Okay? So babantayan mo, baka mag-jaundice yung pasyente. At kapag nag-jaundice yun, does it mean natamaan yung liver? Medyo nadadamage yung liver ng gamot, no? Okay? Kapag ka ang pasyente mo nag-jaundice, ibig sabihin hepatotoxic yung drug, nadadamage na yung liver, discontinue mo na yung isoniazid. Are we clear? Pag nag-jaundice. Okay? Pero bihira naman yan. Pero at least remember that, ano, pagka nagbibigay na tayo ng gamot sa TB. Okay? Ano ulit ito? Rifampicin plus isoniazid. Again, wag na RIPEs, tatandaan ninyo, luma na yung RIPEs. Ha? Ang tatandaan nyo na HRZE. Ito na yung ginagamit ngayon, class. HRZE. Okay? Ano yung age? Ano yung age? Isoniazid. Isoniazid? Para maalala mong age, ano siya, no? Isoniazid yung age? R. What's R? Rifampicin. Okay, so let's move to Z. Ano yung Z? Pyrazinamide. Hindi ko pa natuturo. And E is etambutol. Sige, tuloy natin. With pyrazinamide. Okay? Ang pyrazinamide naman, isa lang gusto kong maalala mo, class. Ang pyrazinamide, nakakapagpataas ng uric acid. Also known as hyperuricemia. Dahil sa mataas na uric acid class, anong pwedeng maramdaman ng pasyente? Parang similar sa gout, no? Familiar kayo sa gout? Yes.
Tumataas yung uric acid. Ayun, class. Kaya nagkakaroon siya ng arthralgia. Arthralgia is joint pain. Ibang word, a medical term for joint pain is arthralgia. So, nagkakaroon siya ng joint pain yung pasyente. Okay? Pag ganito naman, madali lang yung solusyon. Just ask the patient to drink fluids para yung sobrang uric acid maihi, no? Maitapon. Ganun lang. Simple lang. Okay? O, tandaan, sa paracetamide, uric acid ang concern. At panghuli is ethambutol. Sa ethambutol naman, ito madali. Alam niyo yung class platanda ko sa ethambutol para maalala mo yung side effects. Okay. Saan siya nagsisimula ulit? Letter E. Okay? At ang side effects nito ay nandun din sa letter E. Saan? Saan? Eyes. Sa eyes. Okay, it can cause optic neuritis. Okay, neuritis kasi it also affects the nerves sa mata, optic nerve, no? Kaya maapektuhan nito ang visual acuity, pwedeng manlabo yung paningin. Okay? Actually, it also deprives the nerves of B6. So dapat meron din tong kasabay na B6, no? Pero mas mahalaga yung B6 sa eyes and niacin, no? Please remember that. Visual acuity. Medyo problematic lang ang ethambutol kapag ang pasyente bata. Bakit? Ang bata kasi hindi nakakapag-report na lumalabo yung mata niya, ano? Tama ba? Hindi naman niya sasabihin na parang malabo po yung mata ko, ganun. So medyo ano, hindi natin siya masyadong maaari. Okay? Optic neuritis. Are we clear with this? Are we clear with this? Yes, sir. Okay. Lahat ito, by the way, ay oral iniinom. Iniinom yan ng pasyente natin orally. Okay, ano nga ulit yung ano natin, abbreviation nating bago? Hindi na RIPES, ano na, HRZE. Ano yung HRZE? Age is? Isoniazid. Para maalala mo siyang age. Okay, R is? Pampicillin. And Z is? Pyrazine. Letter E is? Ethambutol. Yung dating RIPES, nawala na yung S. Yung S is streptomycin. Medyo toxic kasi ito eh. Ototoxic, nakakabingi. Oo, nakakabingi siya, class, no? So may mga so mataas kasi yung dosage nito, plus yan yung side effect niya talaga. Ototoxic, nakakabingi siya. Okay? So inalis na to. Dati binibigay ito IM. Okay, 'di ba yung RIPE ano yung HRZE oral, tama ba? Pero itong streptomycin IM ito. Tapos dati, binibigay lang ito sa mga pasyenteng category. Ito class yung treatment to. Plus, pansinin mo, saan lang may S? Ito yung treatment sa ilalim. Saan lang may S? Anong category? Intensive. Category? 2. Ito ba class yung may relapse, yung umulit? Kaya dinagdagan ng isang gamot. Tama? Does that make sense? Hello? Yung relapse, umuulit ba yon? Yung naggamot na siya dati, gumaling na siya, tapos umulit. Yes po. Okay, kaya sobra ng isa. Pero ngayon, hindi na ganyan. Pero class, no, I would like you to note, pansinin mo ha, ang usual na gamutan, okay, 6 months. Pero yung category 2, dahil mas malala, dahil mga umuulit ito, ganun, mas matagal ba gamutan? Yes. 8 months. Ay, pero luma ito ha. Luma ito. Luma itong table na to. Gusto ko lang ipakita sa inyo. Now, kapag naggagamot class ng TB, nahahati yan. Nahahati ito into 2. Intensive phase and maintenance phase. Sa intensive phase, pinakamatindi yung gamutan. Pansinin mo. Okay? Intensive phase. Yung 6 months hatiin natin. Sa unang 2 months, anong iinumin ng pasyente? Ilang gamot? 4. Apat. Kompleto yung HRZE, correct? Tama ba? Tama ba? Hello? Kompleto, yes, kompleto yung HRZE. Pero sa remaining 4 months, ilan na lang? Dalawa. Ano na lang natira? Bepampicin, isoniazid. And isoniazid. Ngayon dati, madali lang itong tandaan kasi pansinin mo, category 1 and category 3, parehas lang ng treatment. Yeah? 2 months? Anong 2 months ulit sa 2 months? Anong gamot sa 2 months? HRC. Kompleto. After nun, yung natitirang 4 na buwan, ano na lang? HR na lang. Okay? Maiiba lang yan class dito sa category 2. Dito sa category 2, dahil 8 months yan, sa unang 2 months,
HRZE plus? Streptomycin. Tapos yung 1 month, wala nang streptomycin. Ano? Kasi nga autotoxic yan, kaya mabilis yan, saglit lang siya. So after 2 months, HRZE na lang, 1 month siyang iinumin. Tapos ang matitira na lang, yung natitirang 5 buwan, ilan? Tatlo. Okay. Again, inuulit ko, luma yan. Ha? It's just nice to know kung saan galing yung treatment, no? Kung paano siya nangyayari. Naintindihan niyo ba? Luma ito. Ano nga ngayon ang tatandaan niyo? Kabisaduhin mo pa rin to, malay niyo. Hindi natin masabi kung ang lalabas sa exam niyo yung bago o yung luma. No? Kasi baka mamaya ginawa yung exam ninyo ngayon, tapos ang take ng exam ninyo after some time pa, nasa test bank siya, pwede pa rin lumabas. Pero usually updated naman na yan, class. Okay? So ano yung bago? Ngayon, ito yung bago. Okay? Meron tayong actually 5 regimen. 5 regimen. Okay? 5, ibig sabihin ng regimen, 5 approaches pag nagbibigay ng gamot. Okay? Regimen 1. Okay? Mapansin mo yung regimen 1, parang yung treatment sa category 1. No? Pansinin mo, ilang months yung gamutan? 2 months na intensive phase and then 4 months na maintenance. So ilan? Sa regimen 1, ilang buwan magagamot sa regimen 1? 6 months. 6 months pa din. Tapos anong gamot sa 2 months? Kompleto. Ano yung kompleto? Ano yung apat? Ano ni apat? Rifampicin, isoniazid, HRZE, isoniazid, pyrazinamide, ethambutol. And then for the remaining 4 months, ano na lang? Isoniazid and rifampicin. Rifampicin na lang, di ba? Similar ba to dun sa luma? Yes. Yes, similar lang siya. Question, kanino ngayon, di ba dun sa luma, category 1 and category yan ginagamit eh. Pero ngayon iba na. Sino ngayong pasyente ang gagamit ng regimen 1? Okay, una, lahat ng mga bagong diagnose, actually kahit hindi ka bagong diagnose, kahit ikaw ay retreatment, okay? Ikaw ay may pulmonary TB or extrapulmonary TB, tapos ito yung expert result mo, di ba? In short, nakabase ba to sa results ng lab? Nakabase ba to sa results ng lab? Yes. Okay. So, ikaw ay positive sa TB, tapos sensitive pa rin sa rifampicin. Ibig sabihin, wala pang resistance sa rifampicin. Kaya meron rifampicin sa treatment. Yes? Tatalab ba yung rifampicin dahil sensitive pa siya? Yes? Yes, sir. Okay. Rifampicin indeterminate. Hindi tayo sure kung resistance na. So, bibigyan pa rin natin ng rifampicin. Yes? Hello? Yes, sir. Okay. So in short, okay, basta ikaw ay na-diagnose ng TB, kahit extrapulmonary TB, except na lang kapag ang extrapulmonary TB mo ay central nervous system, the bones and the joints, hindi ka treatment regimen 1. Okay? Hindi ka treatment regimen 1. Kapag ang iyong extrapulmonary TB ay CNS, TB of the central nervous system, TB of the bones or TB of the joints, tatalon tayo sa regimen 2. Nandito siya sa regimen 2, oh. Tama? Hello, naintindihan niyo pa ba ako? Hello, class. Naintindihan niyo ako? Naintindihan niyo ba ako? Isa pa? Isa pa ba? Sige, isa pa. Okay? Kapag ikaw ay na-diagnose ng TB, okay? Either pulmonary or extrapulmonary TB, okay? Sa pamamagitan ng gene expert, tapos ito yung mga lumabas sa'yo. MTB, so meron kang mycobacterium tuberculosis, tapos yung TB mo, sensitive pa rin sa rifampicin. Ibig sabihin, tinatablan pa rin ng rifampicin, magagamit tayo ng regimen 1. Naintindihan? O kaya naman, positive ka, meron kang mycobacterium tuberculosis, pero indeterminate, o hindi tayo sure kung sensitive ka pa rin sa rifampicin, bibigyan ka pa rin ng regimen 1. Ibig sabihin, may chance pa rin tumalab yung rifampicin. Naintindihan niyo ako? Naintindihan niyo ba ako? At saka yung mga bagong diagnose ng PTB and extrapulmonary TB gamit ang either smear microscopy or TB lamp. Okay? Ibig sabihin, hindi dito nagamit yung expert. Tama? Halimbawa yung facility niyo, walang expert, meron lang TB lamp, pero nag-positive ka sa TB lamp or kaya sa microscopy, regimen 1 ka pa din? Yes or no? Regimen 1 ka pa din ba? Hello?
Hello, class. Regimen 1 ka ba? Hello? Hello, class. Naintindihan niyo ba ako? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sige. Regimen 1. Regimen 2 naman kung... Okay, lahat ng regimen 1, lahat ng present dito, except. Except lang saan? Yung extra pulmonary TB mo saan ulit? CNS? Bones and joints. O, yun lang. Almost the same sila, pero ang TB na to ay sa bones, sa joints, or sa CNS. Tapos pansinin mo, ilang buwan sa regimen 2? Ilang buwan? 12 months. Pero same medication, yes? Yes. Same medication. 2 months na HRZE, tapos ilang months yung HR? 10 months. 10 months. Mas matagal sa regimen 2. Therefore, mas mahirap bang gamutin yung ano, yung TB sa labas ng lungs, TB sa bones, TB sa CNS, and TB sa joints. Yes? Mas matagal. Yes, sir. Yes, sir. Yun lang yung kaiba ng 1 and 2. Pero same medication, yes? Yes. Tama ba? Same medication, mas matagal lang sa regimen 2. Okay, kasi you're dealing with TB of the bones, joints, or ano yun? CNS. Okay, ang medyo komplikado, please bear with me, patapos na ako. Okay? Ang medyo komplikado, regimen 3, 4, and 5. But please bear with me. Makinig ka lang muna sa akin. So regimen 3, this is also known as standard short all oral regimen. Okay? Okay, una muna, tandaan mo tong regimen 3, 4, and 5. Ginagamit ito kapag sure tayo na ang pasyente natin ay may MDR-TB or RR-TB. In short, ano ba yan? Ano ba yan? MDR means multiple drug resistance. Okay? TB. Or RR means rifampicin resistance. Oh. Ano ibig sabihin niyan, class? Okay, hindi na tinatablan ng ibang, nung ibig sabihin, meron dun sa HR, di ba? In short, ano unang line ng gamutan natin? HRZE. Tama? Sila yung yes. Unang natin gagamitin. Pero kapag nalaman natin na ang TB ay hindi na tinatablan ng HRZE, ito na ba ang susundin natin? Regimen 3, 4, and 5. Tama? Yes, yes. Okay. So, tatandaan mo, gagamitin mo lang yung 3, 4, and 5 kapag ang gamutan ay hindi na tumatalab yung unang apat na gamot natin, yung HRZE. Okay? So, yun class. So, they are eligible to use SSOR or standard short all oral regimen. So, ganun pa rin naman, all oral naman to, iniinom lang siya. Pero pansinin mo, ang gamutan, mas mahaba ba? Okay. For the first 4 to 6 months and then 5 months. So pag tinotal natin ilan 'yan? 9 to 11 months. Ang tagal ano? 9 to 11 months. Actually parang singhaba lang niya yung regimen 2 pero iba yung mga gamot. Mas madami. Kung sa 4 na dadamihan ka na dito sa regimen 3 ilan? 1 LFX, LFX 2 BDQ, 3 CFC, 4 PTO, 5 E, 7 Z, HDH, ilan na yun? 8? 8 drugs ang iinumin mo. At ano yung 8 na yan? Ito class, hindi ko na kayo mabibigyan ng mnemonic. Kailangan mo na siyang kabisaduhin. Ano yung LFX? Levofloxacin. Okay, levofloxacin. Okay, BDQ is bedaquiline. Nandito sa ilalim yung pangalan, ano? Yung mga abbreviation. Bedaquiline. CFC is clofazamine. Okay? PTO is prothionamide. Okay? Prothionamide. Letter E is ethambutol pa din. Okay, pwede pa natin bigyan ng ethambutol. Z is pyrazinamide. And yung isoniazid medyo nagbago. Ano yung ibig sabihin ng HDH? High dose. Tinaasan yung dosage ng isoniazid. Pero yan, class, sabay-sabay mo yung iinumin. Okay? Especially yung BDQ, no? Yung BDQ 6 man siya talaga. Yung LFX, CFC, PTO, EZ, HDH, ilan yon? 4 months. 4 months yun, actually. 4 months. Yung 6 months lang ay ano lang? Alam yung 6 months? BDQ. Okay. Yung iba pwede nang ibigay ng 4 months. Okay, tapos sa susunod na 5 buwan, ano na lang natira? For maintenance.
LFX-CFC. Okay, levofloxacin, clofazine, pyrazinamide, and ethambutol. Apat na lang. From 8, naging 4 na lang. Are we clear? Are we clear with treatment regimen 1? Okay. Kaya ang class, isa sa mga bagay na gusto nating ma-appreciate dito. Class, kapag na-diagnose ka ng TB, mas okay ba na treat, ano ka lang, regimen 1 and 2 lang? Dito ka na lang mag-fall, especially 1. No? Sumunod ka agad sa treatment para treatment regimen 1 ka lang. Tama? Marami na yung 4 na gamot. Kasi pag umabot ka ng, pag nagkaroon ka ng drug resistance, ilang gamot ang minimum na iinumin mo? Ilan nga ulit yon? 8. Tama ba? Hoy, naiintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Naiintindihan niyo yung sinasabi ko? Okay. Treat, ano, regimen 4. Regimen 4. Kailan naman ito ginagamit? Okay. Regimen 4 is standard long all oral regimen for FQ susceptible. Una muna, ang concept is long. As compared to regimen 3, this is long. Look at the length. How long will you take the drug? 6 months plus 12 to 14 months. Ilan yan? No. 18 to 20 months. 18 to 20 months. Halos 2 taon. Isa't kalahati to 2 years. Tama ba? Apakatagal nga nun, class. Diba? Yung 7 days lang hindi mo nga matapos. Tapos eto more than almost 2 years kang naggagamot sa TV. Napakahirap na gamutan nito, class. Okay? Napakahirap na gamutan ito. Ang tagal. Ito, ang itong regimen 4, binibigay ito kung wala pa tayong susceptibility laban sa FQ. Ano yung FQ? Oh, hindi po yan FAQ, ano? Okay, ano yung FQ? FQ is fluoroquinolone. Okay, fluoroquinolone. Fluoroquinolone class. Okay, sa mga unang gamot, ang tinutukoy na fluoroquinolone class ay LFX. Okay, ano yung LFX? Levofloxacin. Okay, yan po yung fluoroquinolone. So in short, wala pang resistance. Ibig sabihin, tumatalab pa yung levofloxacin sa TB? Tumatalab pa ba yun sa regimen 4? Yes. Yes. Okay, sa regimen 4, okay, mas konti, 4 lang din. Okay? Levofloxacin, bedaquiline, okay, pero mayroong nadagdag dito, ano, linozolid, itong LZD, and clofazamine. Nadagdag yung, ano, linozolid. Okay, and then for maintenance, for 1 year to 14 months, you will only take, alisin mo lang yung BDQ. 6 months lang yung BDQ. Okay, then the rest, okay, hanggang 14 months na siya. Are we clear? Are we clear? Ang maiiba lang sa, ano, class, ang naiba lang sa regimen 5, sa regimen 5 class, ano na, FQ resistant. In short, hindi natatalab yung fluoroquinolone. Ha, resistant na ba siya sa fluoroquinolone? Yes, sir. Okay, pansinin mo, may fluoroquinolone pa ba sa treatment? Meron pa bang levofloxacin sa treatment? Wala na. Hello, class. Meron pa bang levofloxacin sa treatment? Wala na. Pero napalitan siya ng, ano yung DLM? The lamanid at saka CS is cycloserine. Okay, nadagdagan lang siya. So, there. Okay, yung panghuli class is individualized treatment regimen. Ito naman class ay depende to sa bawat pasyente. Okay? Depende to sa bawat pasyente. Naintindihan niyo ba yung treatment regimen? Medyo complex class ng regimen 3, 4, and 5 kasi ang dami. Pero yan yung bago. Okay, please. Kayong unang tinuruan ko ng bagong update sa TB guidelines and I hope you are able to get this. Okay? Magbubunga yan pagdating ng board exam. Okay? Sige. Ngayon, merong nagtanong sa akin. So, nilagay ko na rin sa PowerPoint. Sir, bakit ang daming gamot sa TB? Okay? Why are we using multiple drugs sa TB? Bakit, sir, yung ibang mga infection, isang antibiotic lang? Di kayo nagtataka? Tama ba? Do you get the question? Diba? Sir, may tonsillitis ako. Binigyan ako ng doktor isang antibiotic. Bakit yun okay na yung isa? Ha? Bakit ang dami-daming gamot sa TB? The answer is because, okay, TB class are very prone to drug resistance. Actually, nandun na yung sagot, ano?
class. Anong ibig sabihin ng class? Masyadong matapang, masyadong malakas yung ano, yung TB bacilli. Kapag isang gamot lang yung ininom mo class, mabilis siyang nagde-develop ng resistance. Bago mo pa man matapos inumin yung gamot, resistant na siya. Do you get me? In short, hindi ka totally gumagaling class. Yung drug ay nagde-develop ng resistance, mas tumatapang tuloy yung bacteria, mas lumalakas siya kasi hindi na siya tatabla ng mga specific na gamot. So ngayon, anong strategy para hindi siya maging resistant? Bigyan mo siya ng madaming gamot. Diba dun sa, kahit nga regimen 1, apat yung gamutan natin, diba? Apat, HRZE, correct? Okay, diba 3 siya? Kung ikaw yung bacteria, binigyan kita ng apat na kalaban, edi mataranta ka dyan, alam, hanapin mo kung paano mo lalabanan yung apat ng sabay-sabay. So, imposibleng makadevelop ka ng resistance. Diba? Apat yung lalabanan mo eh. So, hindi ka magde-develop ng resistance. So, that's the reason why we're using multi-drug treatment. Do you get that? Do you get that? Kasi napaka-prone talaga sa drug resistance ng TB. Okay? Are we clear kung bakit madaming gamot sa ano, sa TB? Are we clear with that? Yes, po. Yes, sir. Okay. So, yun yung reason. Ano? Ngayon, class, anong number one problem kapag naggagamot sa TB? What do you think? Kung ikaw yung maggagamot sa TB, Ken, ano kaya magiging problem mo dyan? Prone ka sa ano po? Ma-prone ka sa magkakaroon ka din ng TB, ganun. Hindi, ikaw yung pasyente. Ah, ano? Ikaw yung pasyente. Ano yung problema mo sa pag-inom ng mga gamot na pinagsasabi ko? Ano kaya? Makakalimutan kasi sa ano, parang araw-araw siya iniinom. Oo, tapos makakalimutan mo. Very good. It's either makakalimutan or magsasawa ka na lang talagang uminom ng gamot. Tama rin. Tama. Imagine class. O sige, doon na tayo sa pinakamaigsi na lang. Hawag na yung mga dalawang taon ng inuman halos. Yung ilan ba yun? 14 plus 6 na 20 months. Huwag na yun. Doon na lang tayo sa 6 months. Yung 6 months ba na yun? Nakakainip. Kailan ba matatapos tong gamutan na to? Napakatagal. No? 6 months. Okay? So ang problema, maraming mga pasyente hindi na talaga natatapos yung 6 months. Okay? Pero class, as nurses, we need to emphasize na kailangan nilang tapusin yung drug treatment. Diba? Otherwise, the infection could ano, develop immunity or could develop resistance. So ngayon, ang strategy para ma-sure natin na matatapos nila yung treatment, ang DOH na gawa ng strategy na to, ang tawag nila ay DOTS. Hindi budots, iba yon, no? DOTS lang. DOTS is an abbreviation for Direct Observed Treatment Short Course Strategy. This is a nice strategy, medyo effort nga lang, no? Kaya sa tinawag na directly observed, ibig sabihin, dapat merong isang responsible person na magmo-monitor, mag-o-observe directly, titingnan mo with your eyes class, na iniinom niya talaga yung gamot. Diba? Parang ano, merong titingin, oh, iniinom mo ba yung gamot mo? Sige, patingin. Inumin mo ngayon sa harapan ko. Parang ganun. Do you get me? Do you get me? Inumin mo sa harapan ko yung gamot. So merong tao tayong inonominate na magmo-monitor na, na mag-o-observe sa pasyente habang iniinom niya yung gamot. At siya din yung magre-record na nainom mo na yung gamot. Do you understand? So pwedeng mag-nominate tayo ng mag-anak niya sa bahay na taga-monitor, pero minsan ang nagiging problema, hindi rin natatapos ng kamag-anak, no? Naiinip din. No, kaya madalas healthcare worker na lang din yung nagiging taga-monitor. Kaya in short, magkikita ngayon si patient, yung iinom ng gamot plus si health worker, okay, every day or even several times a week kung hindi kaya talaga ng araw-araw, pero ideally araw-araw talaga. Okay? At ito ay based on the convenient location kung saan mas okay mag-meet. Yung madalas magmo-monitor si healthcare worker, pwedeng nurse, pwedeng midwife sa center. So, kikita sila based on the convenient location, halimbawa sa clinic or I mean sa TB clinic, sa bahay ng pasyente or sa basta ganun, mag-uusap sila saan mas okay yung location, at dun sa location na yon dun iinumin ni patient yung gamot habang ino-observe ni healthcare worker. Do you follow DOTS? Naintindihan niyo ba yung DOTS? TB DOTS. Yes? Naintindihan niyo ba? Yes, sir. May taga-observe, therefore may taga-record din. Sure tayo na maiinom niya yung gamot for at least 6 months. Okay? Ngayon, sir, may bakuna ba laban sa ano, sa TB? Actually, meron naman tayong mga pwedeng gawin para ma-manage yung TB. So una, pinakamahalaga, i-isolate si patient.
Tapos susunod, dapat sumunod sa drug schedule, sa drug therapy. Okay? Ano pa? Always ask questions and have conversation so that the client can air his or her feelings. Kasi class, alam nyo class, ang TB ba class ay ano, ay ang tawag dito? Na-discriminate ba yung mga pasyenteng may TB? No, parang pinandidirihan, ano? Yes. Kaya meron yes. na itong epekto sa kanilang mental health. So parang syempre tulong natin sa pasyente. Kausapin, no? Parang to vent out. May kwento nila yung nararamdaman nila, ganun. Syempre medyo may epekto sa kanilang mental health at nakakaranas sila ng discrimination. Nandidiri yung mga tao sa mga na-diagnose ng TB. Pero alam nyo ba, okay, according to records, ang mga TB patient, basta dire-diretsong 2 weeks na naggagamot, hindi na sila nakakahawa. Okay? So, huwag kayong matatakot. Basta sure tayo na nagagamot yung pasyente nyo for at least 2 weeks, hindi na yan basta-basta makakahawa. Okay? But you can still wear mask, okay? Particularly an N95 mask, di ba? Para, kasi airborne yung transmission. No? Pag airborne yung transmission, N95 mask yung sinusuot natin. Ano? Hindi pwede ang surgical mask. Are we clear? Okay? Pero ang mahalaga dito, no, mental health, pakinggan natin yung kwento nila. Okay? Advise patient to have plenty of rest, balanced diet, yung general class. And be alert for drug reaction. Diba? Binanggit ko yung mga common side effects, so dapat i-inform mo yung pasyente mo about side effects, no? Para hindi siya nagugulat. Kasi alam nyo, nagiging reason ba kung bakit tumitigil mag-inom ng gamot ang mga pasyente yung mga side effects? Nagiging reason ba yun para hindi nila matapos yung treatment? Yes? Tama ba? Tama ba, class? Nagiging reason ba yun? Yes po. Okay. Turuan din ng pasyente ng tamang pag-cough at pag-sneeze, okay? Kung ano, gumamit ng tissue paper and then itapon ng mabuti. Okay? Huwag kung saan-saan. Huwag din durara. Huwag dura ng dura kung saan-saan. Okay? So, again, class, after 2 weeks of treatment, hindi na siya nakakahawa. Okay? Basta sigurado lang na nakasunod siya dun sa treatment, ha? Kung HRZE yun, natapos niya yung HRZE. I mean, 2 weeks na siya at least umiinom. Then, kailan din na-declare na galing ka na sa TB? Pwede tayong magpa-expert. Siyempre, yung bago ngayon, papa-expert tayo, yung gene expert machine. Okay, pero dati class, ano, culture pa rin. Ilan daw ilang negative results dapat sa culture? Wala nang tumubong TB bacilli, ilan? 3 or more. Okay, pagka ano, pag drug susceptible, yung mga ano lang, regimen 1 lang, or gumagana pa rin yung rifampicin, at least ilan lang? Isa lang, culture negative in the last month of treatment. Pero kapag resistant na siya, yung may mga resistance na ilan? 3 or more. Okay? At least 30 days apart. Okay? So, isang buwan yung pagitan. So, 3 buwan itetest ka. Pag negative ka na sa 3rd buwan, at least, no, ikaw ay declared ng negative. Pero medyo matagal ito. Mas okay pa rin ba ang expert, gene expert, to confirm na ikaw ay galing na? Di ba lalabas doon, not detected. MTB not detected. Yes? Tama ba? Okay, yun yung ginagamit ngayon, class. Okay? And then, sa vaccines naman, ang ginagamit natin ay BCG. No? Naalala niyo yung BCG sa intradermal, yung nagpepeklat? Tama ba? This is for TB meningitis. Okay? Avoid overcrowded places. Mas madali bang magkahawan pag nakatira sa overcrowded places? Kasi airborne to, no? Mas madali siyang nagkakahawan pag magkakadikit. Okay? And then, syempre improve yung nutritional status kasi ang pinakamagandang panlaban sa infection is always a healthy immune system. Okay? So, all in all, ang goal ng ang Department of Health is a TB-free Philippines. Okay? The free here is an abbreviation. Okay? They need to provide fund. Kailangan maponduhan yung mga programa, especially sa gamutan. Okay? Pero sana hindi tayo nagpo-focus sa gamutan kasi look at letter E. Okay, elevate TB. Ibig sabihin, ipaglaganap natin yung mga information sa TB. Okay? Mag-spend talaga ng budget para ma-inform ang mga tao na kung paano. Yung mga information about TB, paano ito nakakahawa, na meron pa rin namang gamot sa TB, huwag mawawala ng pag-asa. Tama ba? So elevate this in social media. Dapat maraming information kumakalat. Even in mainstream media, sa TV. Okay? Letter R is to report TB. Huwag mahihiya, class. Oo, class, sa totoo, nakakahiya naman talaga ma-diagnose ng TB. Ano? Pero pag hindi na-report, pag tinago mo yung TB, mas lalo bang kumakalat yun kasi hindi ka nagagamot kasi tinatago mo. Tama? Nakakadamay ka pa ng ibang tao. Right? So reporting TB is very, very important para ma-manage talaga natin ng maayos. So we could end TB.
Okay, so all in all, we want a TB-free Philippines. And that's the end of our lecture for the semester. Yes.